Kailangan ng bansa ng 124 milyon pesos para ma-upgrade ang power supply sa Kaap at nang hindi na maulit ang nangyaring aberya. Si Karen Villanda sa report. Rise and Shine, Karen. Ganito ang sitwasyon sa air traffic sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport kahapon ng umaga hanggang hapon. Sa araw ng bagong taon, malinis at walang eroplano na lumilipad sa ere. Ito'y matapos bumigay ang Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines na siyang kumokontrol sa lahat ng inbound, outbound at overflight sa Pilipinas mag-aalas 10 kahapon. Partikular na ang satellite ng Kaap sa Manila na tumatanggap ng impormasyon mula sa 13 radar na nakapakalat sa buong Pilipinas. Dulot daw ito ng power outage na nagresulta sa pagkawala ng komunikasyon, radyo, radar at internet sa airspace ng bansa. Nilinaw ng Department of Transportation na hindi supply sa kuryente mula sa Meralco ang problema, kundi ang mismong sistema ng Kaap na tumatanggap nito. So, ang nangyari, one of the UPS failed. Nung nag-fail yung UPS, ayaw na pumasok yung commercial power or the standby power. So, troubleshooting had to be done. Ang initial na nakitang diferensya, one of the blowers of the UPS conked out. Dahil dito, mas tumagal pa bago masolusyonan ang problema. Binaypasan na sirang UPS at kinonekta muli ang power supply sa air traffic system. Nang ma-restore ang sistema, nagkaroon muli ng warning sa equipment center bandang 12:19 ng tanghali. There was an indication of overvoltage. So instead of it getting 220 volts, ang pumapasok 380 volts. So immediately, kinatay nila yung system to avoid damage further to the other equipment. Unfortunately, merong nasira. May affected na system na nasira na nakita nila. Ang pinakamabigat dito, what was affected was the was the VSAT. They call it the very small aperture terminal. Ang VSAT ay ang pangkaraniwang nakikita sa likod ng Kaap na tila platong malalaki o disa siyang tumatanggap ng communication at navigation mula sa satellite. Mabuti na lamang dalawa ito, kaya naman inilipat ang module mula sa primary patungo sa standby VSAT, kaya naman nagbalik online ang sistema bandang 5:45 ng hapon. Pero 4:18 pa lang ng hapon ay una nang nagbalik ang komunikasyon sa mga paliparan na nakapaloob sa Tagaytay radar, kaya naman naibalik din sa limited operation ang mga biyahe. Bandang 7:45 PM naman ang 100% nang maibalik ang radar. Gayunman, umabot pa rin sa 361 na domestic at international flights ang naapektuhan, o higit 56,000 ang mga pasahero. Giit ng DOTR, outdated na ang ating sistema na binuo pa noong late 90s, na umpisahan noong 2010 at nagamit itong 2018. 30 billion pesos ang halaga nito, kaya naman inaasahang mas malaki ang gagastusin sa pag-upgrade ng sistema. Medyo luma na to. Like anything mechanical, electrical, we cannot give you any assurances. However, what we have been doing in Kaap, we budgeted 124 million to do some upgrades on the system, and that is due this year, 2023, for procurement, yung upgrades ng system. Hopefully, this will help extend the life. Agad na ipinagbigay alam ni Transportation Secretary Jaime Bautista kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang problema, at ang direktiba kaagad ng Pangulo magpasa ng proposal ng DOTR para sa pagbuo ng backup system. Siguro ang dapat nating gawin dito ay talagang pag-aral ng mabuti na magkaroon ng backup system, no? In fact, I mentioned this to the President early this afternoon that we really need to have a backup system na sana located in a different location, no? Hindi yung malapit dito sa area na we have the existing system. Hindi naman magsasara ng runway ang NAIA mula 1:30 hanggang 3:30 ng umaga upang ma-accommodate ang mga biyahe na naapektuhan kahapon. Libre ang reschedule, retime at maaring mag-refund ang mga pasahero. Inaasahan namang magtatagal lang 72 hours bago tuloy ang ma-recover ang lahat ng mga naapektuhang biyahe. Karen Villanda para sa Bayan.